Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsay supporters. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Ellen Mianihat, Amadio Flores, Gerald Nyobo, Badit 3021, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatse, at Juby Belio. Shoutout din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Itong si Roca, tumakbo ito papunta sa kanyang ama. May dalang itak din ang bata. Pinahiram ito sa itak ni Manong Lando. Ang tatlong kasamahan naman ni Broca, kaharap na ang mga ito, nila ni Anding at JR, kasama si Nonoy, sina Maximo naman, Roxana at Lolo Timoy, ang umataki sa mga aswang. Ang akala ng mga aswang at ng grupo ni Broca na nakakalamang na sila. Pero gulat na gulat ang mga ito nang makitang malakas na ang tatlong nasugatan sa kanilang laban. Malakas na sina Nonoy, JR at Maximo na pinabagsak na ang mga aswang. Madilim man ang buong paligid, tanging mga ilaw ng sulok ang nagbigay ng liwanag sa mga nagbakbakan na mga nilalang. Itong si Nitoy, mabilis nitong inatake itong si Cesar nang makita at maramdaman ng bata na parang nag-uusal ito ng mga orasyon. Habang nag-uusal na din ng mga orasyon, itong si Nitoy, mabilis nitong pinaghampas ang kalaban. Marami na ang nakabulagtak na mga aswang makalipas lamang ang ilang minutong labanan. Hindi nila akalain na ganon kabilis ang mga kilos at galaw ng mga bata. Pero nandito na sila sa loob, patay na kumpatay. Kasama naman niya ang grupo ni Broca at ang kanyang mga primerang klase na mga mandirigmang aswang. Itong si Broca, hindi inalantana nito na ama niya ang kanyang kaharap. Walang tigil na inaatake ito ng bata hanggang sa matamaan niya ito ng mga taga sa braso. Itong si Broca, kaya sa galit ng pinuno ng mga kriminal, mabilis nitong ginantihan ng pag-atake ang anak. Gusto mo talaga akong patayin, Broca? Baka nakalimutan mo na ako ang nagturo ng lahat ng kaalaman mo sa pakipaglaban. Kaya wala kang laban sa akin. Tinamaan na din si Broca sa dibdib. Kaya napatras ito at tinulungan ito ni Nitoy. Broca, malaki ang sugat mo sa dibdib. Huwag mo akong alalahanin, Nitoy. Kaya ko pa. Kailangan na mapatay ko ngayon ang aking ama. At muli itong tumayo at sumugod kay Broca. Habang si Nitoy, kailangan na alalayan niya ang kanyang kaibigan. Delikado ang tama nito sa dibdib. Sina Lolo Timoy, Roxana, kasama si Maximo, napabagsak na nila ang ilan sa mga aswang. Hanggang sa ang isang kasama ni Broca, tuluyan na itong binawian ng buhay ng pagtutulungan ito ni JR
at anding. Ilang minuto pa ang lumipas. Marami na ang nabawa sa bilang ng mga aswang. At si Bruca na lang at itong si Cesar ang nanatiling nakatayo sa hanay ng mga kriminal. Bumagsak na ang dalawa at patay na din ang isa sa mga ito. Lalong nagulat ang mga aswang nang biglang may umataki galing sa kanilang likuran. Isang napakalaking halimaw. Binitbit agad ang dalawang kubot at pinaghampas sa batuhan. Patay agad ang mga ito. Dinaluhong ng mga aswang ang halimaw na umataki sa kanila. Pero may isang maliit na nilalang ang mabilis na umigpaw at pinag-aatake na din ang mga kubot na aswang. Pinagkakagat nito ang liig at pagkatapos bitbitin ito at ihampas sa batuhan. Gulat na gulat ang mga aswang, pati na ang grupo ni Bruca. Sino na naman ang dalawang halimaw na ito? Kasamahan ba ang mga ito ng mga bata? Biglang napatalsik itong si Bruca nang tamaan ng sapak ni Roca, at hindi na nailagan pa ang ginawang pag-atake ng anak. Mahigit sa 10 na lang ang natitira sa hanay ng mga aswang. At itong si Cesar, tuluyan na itong natalo ni Nitoy. Habang ang mag-amang si Bruca at Roca, patuloy na naglalaban ang mga ito. Parehong may mga sugat ang dalawa. Pero sa pagpapatuloy ng labanan, mas nanaig pa rin ang lakas ng ama. Inundayan na ito ng saksak gamit ang itak. Parang sa sobrang galit ng ama, nalimutan na yata nito na anak ang kaharap. Buti na lang maagap itong sinitoy. Kinubawan niya ito at ibinagsak sa lupa. Agad naman na tumalon itong sinunoy at pabagsak sa harapan ni Bruca. Tumulong na din sina Roxana at Lolo Timoy. Tatlong magkasunod na sapak ni Nitoy, nawala na ng malay ang pinuno ng mga kriminal. Habang ang mga primerang klase na mandirigma nitong si Vicente, napabagsak na din ang mga ito nila ni Agura at Bibi Arthur. Sa sobrang bangis ng dalawang bata, sa ilang minuto lamang nakabulagta na ang mga aswang at lamog-lamog na ang buong katawan. Habang itong si Manong Lando, napangiti na lang ito nang makita ang mga ginagawa ni Bibi Arthur at Agura. Sabi ng kanyang isip, "Ngayon, matitikman ninyo ang bangis ng mga bata. Pagsisihan nyo ngayon ang ginawa nyong pagsalakay dito sa kuweba." Itong si Vicente, nakita nilang binitbit ito ni Agura. Pagkatapos, tumalon ang halimaw sa itaas ng batuhan at inihampas ang ulo ng pinuno ng mga aswang doon sa batuhan. Pagkatapos, itinapon ito ni Agura. Sabay talon at pinagkakalmot na ang pinuno ng mga aswang habang nasa iri pa ito. At itong si Bibi Arthur, sinabayan na din si Agura. Nang bumagsak sa lupa itong si Vicente, gutay-gutay ang katawan nito at agad na namatay. May ilan pa sa mga aswang ang buhay at namimilipit sa sakit. Pero tinapos ang lahat ng mga ito ng halimaw na si Agura. Ilang sandali, tumahimik na ang buong paligid doon sa kuweba. Itong si Roca, pinigilan ito ni Nitoy dahil kahit na hindi na gumagalaw ang kanyang ama,
pilit pa rin itong inabot ni Roka gamit ang itak. Tama na, Roka. Ama mo pa rin siya. Demonyong ama nitoy. Tama na. Natalo na natin sila. Ang gawin natin ngayon, tuluyan nating tapusin ang lahat ng mga aswang. Puntahan natin agad ngayon ang kabilang bahagi ng isla. Ililigtas na natin ang mga bihag na nandoon. At pumunta doon sa lugar sina Nitoy, Nunoy, GR, Anding, at itong si Maximo. Samantalang ang mga natira, sinunog nila ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang at itinali nila itong si Buruka at ang isa pang buhay na kasamahan nito. Kinabukasan, nakuha na nila ni Nitoy ang lahat ng mga bihag na kasama nila ni Rowena. Pero nakakalungkot dahil patay ang tatlo sa mga ito. Patay na din ang lahat ng mga kubot na aswang. Habang itong sinaruka, inihatid ito ni Nitoy at Nonoy sa kabilang isla para tulungan na kunin ang kapatid. Sinaruwina naman at ang mga bata kasama ni Manong Lando. Umuwi na din ang mga ito sa isla ng Sikihor. Sina Roxana, Maximo at Tatay Timoy, nakasakay na din ang mga ito ng bangka papunta sa isla ng Walog. Naiwan naman doon sa isla itong si Buruka at ang isa pang kasama. Bahala na sila kung paano sila makabalik sa isla ng mabuhay. Habang nakasakay sa bangka, sina Nonoy, Nitoy at Roka ang nasa isip nitong si Nitoy. Tagumpay ang kanilang sunod-sunod na misyon at naprotektahan niya ang mga kaibigan at kasamahang mga bata. Unang bisis na nagsama-sama ang mga ito sa labanan. Sigurado akong matutuwa si Tatay Dadoy sa aming tagumpay. Ang nasa isip nitong si Nitoy.